Morning, another picks na naman sa ito, thriller bid ng China. I-review natin kung makapasaba sa paningin nyo. Price nito nasa naglaro sa 700 to 1 million o 1.2 ganon. Yung mga range ng price nito, yan. Ginawa ng welder natin, yan. Pininturan ko na rin yung ano, yung backboard. Yung backboard yung parang sandalan sa likod ng trailer. Yan, pag nag-order kayo, siguraduhin yung meron niya, lalo pag yung mga karga niyo, mga bakal, semento, kailangan 'yon kasi ano, kung napapanood yung mga disgrasya na napuputulan ng tali, yung sudden stop, yan. Kaya kailangan yung backboard talaga, lalo bubigay yung tali, lalo pag hindi niyo may secure yung tali, putol yung tali dito, kaya ayan. Pakita ko sa inyo yung ano, siyempre paggawa tayo. Ayan, nagpatimpla ako ng pintor, ako na nag-ano sa roller gas at saka sa pahid-pahid, ayan. Pakita natin, kasi yung ginawa ni bossing, mga ano lang, walang backboard at saka walang reserve. Kung lang mga kamototak, matatapos natin yung pintor, ayan. Itong ginagamit natin na pintor, pwede sa spray kasi mabilis tumigas, ayan. Time out yung pang automotive na paint. Mabilis tumigas, pero rin, pwede rin sa brush, pero sa brush mabagal masyado, nakabutan tayo ng matigas. Ayan, tumigas na agad yan, oh. Wala na, oh. Ano, mabilis tumigas kaya dapat dito i-spray talaga. Yun ang pwede yung compressor natin kaya hinira natin ng brush. Ayan. Yun, kunting itilis na lang. Tatapos na natin ito. Kamot-mot. Ayan. Para tirahin na lang natin ng brush yan. Nung hindi maabot ng roller. Ayan. May second play pa to kasi manipis pa. Alata mo pa yung flooring niya. Ay, yung... bakal. Iulit natin. Ayun. Dapat dito sana spray. Hindi siguro nito. Daanan mo lang isang beses. Balik. Crosswise. Tapos natin. Ito talagang kailangan mo pata. Daganan. Tagalin natin. Dumi. Kunti na lang. Ang hagdan, lagyan natin ng white kasi yung railings niya sa gilid white yung sa kabila. Yan. Tignan niyo naman yung ginawa ng ano namin, welder namin, quality, tapos yan. Pininturan ko na, yan, solid yan, no. Pwede mo rin tanggalin kasi nakaano lang yan, naka tornilyo lang. Pati doon tornilyo din yan. Yan. Sa loob, bakal niya makapal din, mga 3/4 siguro to yung yan yung I-beam niya. Tibay, tapos may ano na na rin. Sapin. Pinasapinan din dito sa baba. Ayan. Tapos may minion thread. Ayan. Dali lang mag ano ng ano dito kasi may thread na siya. Ayan. Sa akin, yung dito sa side railings niya. Hindi pasado sa akin to kasi manipis. Yan, pag sinabit lang to, okay. Pag motor sa mga motor, okay lang. Ang kinaganda rin kasi nang may ganito, kung may disgrasya ng motor, matumba dito sa side mo, hindi papasok, hindi mo masasagasaan. Yan, yan, kinaganda nang may ganito. Imbis na diretso doon sa loob, pag natumba, lalo pag sa, yan, sa Metro Manila, singitan. Yan, ito tama muna dito sa may railings. Pero ito totally manipis. Kung babangga yung kutse dito, sisiksik din sa loob. Ayan. Bahala na kung babanggain. Ito
ibang isang ayaw ko, nakalabas yung truck dito. Yan. Yung dubi, nagkakalat din dito sa side. Yan, nagkakalat din dito sa side. Di pa sinobra na ganun, sinakto dito sa may mismong ng bed. Yan. Para hindi nakalabas yung gulong. Kita nyo, yan. Hindi pa diniretso dito. Ibig sabihin yung dumi, pupunta rin din sa likod. Yan, dumumi, imbesa na na inarangan na dito. Yan. Putol lang din, parang wala din silbi to, hindi pa tinanggal to, parang design lang to eh. Kasi butas lang din sa taas, oh, pati din sa kabila, oh, dito. Yan, oh. Parehas lang yan, oh. Oh, parang design lang to eh, wala silbi eh. Ang iba nga, kaya nga linalagyan ng ganito para di kumamatong, di ba? Linalagyan nyo ng ganito para di kumalat yung dumi. Ito, butas, wala din silbi. Dito lang. Yan ang problema sa China. Tapos ito, 38 feet to dinagdagan para maging 40, ayan. Ayan. Ayan, yung mat guard natin dun sa kabila, nawala, punit. Ayan, dinagdagan lang yung I-beam para maging mabuo yung 40 feet, ayan. Ayan, double purpose. High bed na pwede rin sa container van, ayan. Pwede rin sa mga loading ng semento, bakal, stoplight. Tapos itong bumper niya, ito rin yung ayaw ko kasi inggis na binangga ng kotse nito. Automatic na, sisiksik yung ano ng kotse dito kasi manipis ko. Sobrang nipis. Yan, sobrang nipis to. Kaya pag naibangga mo lang konti to, yupi na naman. Manipis to. Kabila. Ngayon, ganun din nakalabas. Tapos yung pilid, yung dumi, kalat. Sana maayos ng ano, yung manufacturing ng China. Ito pa isa. Ito. Hindi ko pa ito nagamit. Totally, natrasan na ng, actually, natrasan na ng ano to. Mini dump truck. Ayan. Pansin nyo, ito, na-repaint ko na. Re-repaint ko na to. Dito sa taas, na-repaint na rin. Tingnan nyo, ayan. May UP. Ayan. Buti hindi na lang, hindi yung release yung tinamaan para hindi halatado. Yan. Yung ano niya, flooring niya, medyo may sinasabi, manipis din. Manipis din yung flooring. Yan. Yan lang, misi-share ko. Sayang yung mga video na ano to na pinuntan namin yung pinagkuhan ko sa Valenzuela sa may power truck. Pakita ko sana yung mga ano doon, mga trailer, kasi lahat ng klase ng trailer doon, yung mga demotor na trailer na pwede mong ibaba, itaas, yan, nandun lahat, low bed, pang mga heavy equipment, meron doon. So may ilaw din dito, yan, tinanggal ko lang kasi, yan, tinanggal ko lang to kasi may magpipintura tayo dito. Yan, nandun siya. White. Pero masakit sa mata ka. At di sana linagyan ng ganito kasi masakit sa mata. Lalo pag gabi, maano doon sa side mirror, yan yung nakikita mo yung ilaw dito, masakit sa mata. Sana hindi na linagyan ng ganito. O dito naman sa side. Mas maganda pa. Pero dito wala, masakit sa mata. Yan. Yeah.